they will rise and fall. God, you stand above them all. Seasons, they will come and go, but you will stay the same. Even when I'm weak and worn, you are able to restore. And every time my heart is torn, I'll praise you even more. And I will say, Prince of Peace, I'm resting in your victory. Jesus, I am yours. Oh, with every breath that's in my lungs, I declare the battle won. Come on, that sin and death are overcome, and you alone are God. And I will sing glory to the King of Kings, the Lord. Oh,
Hello mga kapatid, good day po. This is Roder Roque, welcoming you all sa ating online worship service for this Sunday. I'm very glad to be with you at this moment as we sing praises to our God, as we worship Him, as we glorify His name this morning. Before we open in prayer, I encourage everyone po to do this very simple task because I know na kasama nga po nating nanonood ng online worship service yung ating mga kapamilya, our loved ones. So, before we proceed, can you just tell your loved one, yung mga kapamilya niyo po na kasama niyo ngayong nanonood, can you just tell him na masaya akong makasama ka sa pagpupuri sa Panginoon. Okay na po. Alright, salamat po, no? Salamat po for participating. Thank you for telling your loved one na masaya ka na kasama mo siya ngayon. Because I know na masaya po talaga tayo. Tunay po tayong nagagalak na kapag ka isang buong pamilya tayong humaharap sa ating Panginoon, especially sa pagka-worship time. So, now naman po, as we proceed, I encourage everyone to close their eyes and bow their heads as we start this online worship service in prayer. Let us all pray. Father, we thank you for this day. We appreciate all the blessings, Lord, that you provide. Thank you, Lord, sa pagising mo sa amin muli sa umagang ito, sa pagbibigay ng buhay sa amin at sa aming mga kapamilya. We thank you, Lord, for your faithfulness in our lives that despite this pandemic, Lord, hindi po nagkukulang yung mga biyaya. Salamat, Panginoon, sa provision sa araw-araw, sa pagkain sa aming hapagkainan, Panginoon, sa maayos na kalusugan, Lord, sa pag-iingat sa aming mga kapatid na kailangan lumabas ng bahay para pumasok sa trabaho or para ipagpatuloy yung mga business nila, Panginoon. Maraming salamat sa protection mo sa amin, sa aming mga buhay, sa loob man or nasa labas kami ng aming mga tahanan, Lord. Thank you for covering us with your precious blood. Lord, we come to you this morning asking for forgiveness, Lord. Nawa ay maging worthy kami sa pagharap namin sa inyo sa umagang ito, Lord. I pray na kung may nakikita ka man na karumihan, Panginoon, na nagiging dahilan para hindi kami maging worthy or maging karapat-dapat sa paglapit namin sa inyo, Lord. Kung may mga mali kaming nasabi, maling naisip, maling nagawa, dalangin ko, Lord, na pakalinisin mo kami ng iyong banal na dugo, Lord. We humbly come to you this morning, Lord, asking for forgiveness. Kayo nga po, Lord, ang magpatawad, Lord, sa aming mga pagkakamali. And Lord, we pray that this online worship service will touch the lives of everyone who will hear your word this morning. Gamitin mo nga po, Lord, yung mga bawat taong nga harap sa iyo sa mga oras na ito, ang worship team, ang magiging tagapagsalita, Panginoon, ang inyong mensahe. Maging, Lord, yung mga tao behind this online worship service, Lord, we thank you, Lord, for the talents that you have given them na ngayon nga po ay nagagamit namin, Panginoon, nagagamit, Panginoon, para sa ikaluluwalhati ng inyong pangalan, Lord. We lift everything to you, Lord, as we give our highest praises, Lord, and thank you, Lord, for all the things that you have done. We love you, Father. We thank you for this day. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say amen. Ngayon naman po, tayo ay sama-samang kumanta ng papuri sa ating Panginoon. If I may share to you this verse in Psalm 105 verse 2, ang sabi nga po is, sing to Him, sing praises to Him, tell all of His wonderful acts. God has done and will continue to do great things in the lives of those who love Him. Our immediate response to Him is lifting up our grateful hands and singing a song of praise. So, sama-sama nga po tayo, no, sa pagtaas ng ating kamay at umawit sa Panginoon. Whatever your heart is feeling right now, anuman yung dinadala mo sa iyong puso, itaas mo lang ito sa Panginoon. Let us praise our Lord as the MCC worship team lead us this morning. Thank you.
Salamat, worship team, para sa awitan natin sa umagang ito. Ngayon naman po, ang tatalakayin natin ay part 5 ng Finding Hope When You Need series na pinamagatang How to Live a Joy-Filled Life. Alam ko po no, na sa panahon ngayon, napakalaking challenge po na mabuhay sa araw-araw na may kagalakan. It may be impossible for some na makaramdam ng joy or ng tuwa sa mga panahong to no, na may pandemya, yung iba ay naapektuhan na mismo po nung kumakalat na sakit ngayon. Yung iba ay maari siguro iniisip nila saan sila kukuha ng pagkain nila para sa buong araw na dadaan. Marami po tayong pinagdadaanan na problema, kanya-kanya po tayo. But this doesn't stop us to feel joyful despite all of this, no? Pero maybe some of you are wondering, may mga nagtatanong na po siguro sa inyo, how can I be joyful? Where can I find joy in the middle of all this? So lahat pong yan ay masasagot sa ating topic ngayon na pangungunahan po ni Pastor Arnold Adriano. But before we continue with the message, I encourage everyone to take up their Bibles. It may be the physical Bible, your actual Bibles, or yung mga Bible natin sa app. At sama-sama po nating basahin ang banal na kasulatan sa pamumuno nga po ni Ate Sinya Santos. Pagbasa sa aklat ng awit, ika-43 kabanata, talatang una
hanggang 5. Hatulan mo ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos, buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko't tagapagligtas. Itong aking pagpupuri sa Kanya ko ihahayag. Ang Panginoon ang magpapala sa pagkabasa ng Kanyang mga salita. Hi everybody! From my home to yours, God bless you. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome back sa ating pong part 5 ng ating pong series na Finding Hope That You Need. Ang dami pong nangyayari sa ating mundo ngayon. Okay? Tayo po ay nabubuhay sa malaki o great loss, kawalan, malaking kawalan. Nawalan tayo ng kalayaan na magpunta sa gusto nating puntahan. Di po ba? Nawalan tayo ng trabaho. Yung iba sa atin, nawalan ng trabaho. Or, paano ka magtatrabaho? Ngayon may trabaho ka, paano ka naman magtatrabaho? Yung work from home. Di po ba? Nandyan yung karamdaman, nandyan yung sakit, no? Nandyan yung possibility na ikaw ay magkasakit. At sa isang personal level, no, nandun po yung takot baka maghumantong sa kamatayan yung karamdaman na yun. Araw-araw tayo po ay nakakarinig ng mga bilang kung ilan na yung apektado or infected ng COVID-19. At yung, ewan ko kung kayo, ako nakakatanggap araw-araw na ng bilang kung ilan yung apektado at ilan yung namatay na ng COVID. So ito pong mga bagay na ito ay nagdudulot po sa atin ng kakaibang emosyon or nagdudulot ng anxiety, ng takot, even galit or even frustration sa atin. At meron mga pagkakataon na gusto nating sumigaw, gusto nating umiyak na Panginoon, unfair naman ito. Nawawala po yung ating kagalakan. Maniniwala ba kayo na ang COVID ay isang killjoy? Nag-agree ba kayo na napakaraming killjoy sa ating pong buhay? Halimbawa, yung malaman mo na yung best friend mo ay mayroong COVID, killjoy po yon. O yung best friend mo ay nawala ng trabaho, killjoy po yon. Or hindi mo pa nadalaw yung mga mahal mo sa buhay, almost 1 year na. Killjoy po yon. At ang ating sanlibutan po ay talagang nangangailangan po ng sandamakmak ng kagalakan. Kailangan natin ng kagalakan sa buhay. Yun po isang need natin eh, yung joy. No, hindi lamang yung casual na kagalakan, no, masaya yung buhay mo, hindi. Kailangan po natin yung kagalakan. Ang kagalakan po ang pinakapundasyon sa ating pong emotional need. Ang buhay kung walang kagalakan, no, life without joy is talagang sobrang mabigat ang buhay natin. Ang meron pong pag-aaral na ginawa na sinasabi po dito sa studies na ito na kung meron kang kagalakan sa buhay, ikaw ay magiging mas produktibo.
In fact, sa Amerika, nag-hire pa sila ng Joel Consultant na kung saan itong tao na ito, siya ang magtuturo sa mga empleyado kung paano magkakaroon ng kagalakan. So, ganun po ka-importante. At totoo po na the more energy, the more creative, the more productive, the more joy, kailangan mo sa buhay mo. For several weeks po, pinag-aaralan po natin yung series natin na Finding Hope That You Need. Actually, ito po ay pag-aaral ng names of God na ito rin po yung character ng Diyos. In fact, isa po sa mga pangalan niya ay ng Diyos na ginamit, Hebrew name niya, sa Psalm 43. Ito po yung binasa kanina ni Ate C niya. No? Sa Hebrew, ito po yung pangalan niya. Okay, medyo mahirap i-pronounce dahil hindi ako Hebreo eh, no? Ang pangalan ay El Simchat Gili. Okay, El Simchat Gili. Ano pong ibig sabihin nito? I am the God of exceeding joy. Siya po ang Diyos natin na punong-puno, umaapaw yung kagalakan. Ang sabi po sa Psalm 43 verse 4. Sa English po, there I will go to the altar of God, to God, the source of all my joy. I will praise you with my harp, O God, my God. Yun po ay sa New Living Translation. Sabi niya, I am the God of overflowing, abundant joy. Ito pong COVID na to ay ninanakaw yung ating kagalakan, but ang ating Panginoon, siya po ang magpupuno ng kagalakan sa buhay po natin. At kapag pinag-aaralan po natin ang patungkol sa kagalakan, kinakailangan talaga pag-aralan natin yung aklat po ni Apostol Pablo, yung Book of Philippians. Napakaikling aklat lamang po nito sa New Testament. 4 na chapters lamang, ngunit 16 na binanggit sa 4 chapters, binanggit ni Paul 16 times yung salitang rejoice, be joyful, enjoy life. 16 times yung salitang joy binanggit sa 4 na chapters lamang. Ang nakamamangha po dito, nung sinulat ni Apostol Pablo ito, ay hindi siya nagbabakasyon sa isang Caribbean vacation. Hindi po. Okay, siya po ay nakakulong in prison doon sa dungeon, doon sa Roma at naghihintay ng kanyang execution. Sa pinakamadilim na buhay niya, sinulat niya ang pinakapositibong aklat sa Bible. At nagbigay siya ng 6 na joy builders. Okay? At ito po ay kabaligtaran ng mga joy buster or joy killers na sa buhay po natin. And ito din po ang sagot doon sa mga killjoys ng buhay natin. Itong 6 na ito. And to help us remember ito pong topic natin ngayon, gumawa po ako ng acrostic na joy pool. Okay? 6 joy builders. Kung gagawin po natin ito, kung ipapractice po natin sa buhay po natin ito, makikita po natin yung ating pong depression ay bababa. Yung ating discouragement ay mababawasan at magkakaroon po tayo ng sense of joy sa buhay po natin. Ito po yung kailangan natin. Di po ba? Simulan po natin. Letter J. Okay? Letter J. Junk all regrets about my past. Junk all regrets about my past. Ano ba yung junk? Di ba? Basura, itapo mo na. Okay? Alam nyo, regret, no? Ay ito po isang killjoy. Di ba? Yun na sayang, no? Yung regretting. So you need to junk, itapo mo na. Ang ibig sabihin ng junk is throw overboard. Whether ikaw ay nakasakay sa eroplano at masyadong mabigat yung kargado ng eroplano na to, kinakailangan itapon yung ibang mga kargado. Or sa barko naman, kung masyadong mabigat yung barko, hindi na balance, so kinakailangan itapon overboard yung mga cargamento.
So ganun po yung ginagawa natin when we junk yung mga regrets natin. Sabi po ni Pablo, if you want to enjoy yung buhay natin, there are some things na humahad lang dito. And there are some things na kinakailangan tanggalin natin. And there are some things na kinakailangan i-throw overboard natin, itapon na natin sa buhay natin. Dahil sila ay nakakapagpabigat sa buhay natin. Nagiging overburden yung buhay po natin. At yung unang-unang sinabi po dito ni Apostol Pablo na kinakailangan natin i-junk ay yung regret. Regret about the past. Yung pinanghihinayangan natin, yung nakaraan. Lahat po tayo merong regrets. Tama po ba? Lahat po tayo ay meron tinatawag na skeleton in the closet. Why? Because nobody is perfect. I'm sure. Throughout this online service natin dito, makakatuklas tayo ng mga sikreto or regrets na meron yung bawat isa sa atin. Na kapag nalaman natin yung mga regrets na yon, eh baka mag-live na siya dito sa online service natin. O baka naman i-click niya yung cross dyan sa sulok ng device ninyo. Papatayin na lang niya yung application na yon. Alam niyo, we all have problems or regrets. And the only problem with regret is it doesn't work. Hindi po siya umuobra. Hindi niya kayang baguhin yung nakaraan natin. So, ang ginagawa niya ay lalo lamang nagiging miserable ang buhay natin. So, nandiyan ka na, na-stuck ka na dyan sa if onlys. Alam niyo ba yung if onlys? If only, kung pwede ko lamang baguhin yung nakaraan, kung pwede ko lamang iulitin yung buhay kong ito, kung pwede lamang sanang naayos ko na itong problema na to differently. If only. Pero hindi na kaya eh. So hindi na kayang baguhin. At hindi na pwede mabago pa yung nakaraan na yon. Yung regret ay nag-aaksaya lang tayo ng panahon. So, anong gagawin natin? What do I do? Sabi po sa Bible, forget it. Once you forget it, then you can change yung buhay natin. So, paano? How can I do that? Okay? You forget it because, sabi ng Diyos, kalimutan na natin. Sabi po sa Bible, when we come to God and say, God, I'm sorry. Pumalpak ako. Nagkamali ako. And when we come to Christ and confess yung kasalanan natin sa Kanya, kinukuha niya itong kasalanan na to at tinatapon niya sa pinakamalalim na dagat at naglagay siya ng sign na no fishing. And sabi po sa Bible, I will remember no more. Ang napakagandang pangako po nito. That the God of the universe, pinili niya na kalimutan na. All-knowing siya, hindi niya makakalimutan yun. Pero pinili niyang kalimutan ang lahat ng mga pagkakamali natin. So kung kinalimutan na niya, dapat kalimutan na rin natin. Okay? Sabi po ni Pablo, Philippians 3:13. One thing I do is to forget what is behind me and do my best to reach what is ahead. So, kalimutan na natin yung nakaraan. Okay? Ang starting point ng kagalakan sa buhay natin is let go of the past. Junk all regrets. I-junk mo na yung kalungkutan, yung pagkagalit mo, yung guilt mo, i-junk mo na lahat yun. Okay? Pangalawa, letter O. Letter O, omit all worries about my future. Omit all worries about my future. Now, kailangan harapin natin itong kabilang side nitong dul ng buhay na ito. Kung kailangan natin ma-enjoy yung present, kinakailangan tanggalin natin, omit, tanggalin mo na yung mga worries sa future naman. Kanina, junk mo yung mga regrets mo in the past. Ngayon naman, omit mo naman lahat ng mga worries mo sa future.
Worry is another killjoy. Okay? In fact, worry is the greatest killjoy of them all. Huh? You cannot be joyful and worried at the same time. Napag-usapan na natin yan ang madalas sa ating pong mga preaching natin. Worry, ang gagawa po ng worry, only makes things worse sa buhay natin. The more na nagwo-worry tayo about something, the bigger, palaki ng palaki yung bagay na yon sa ating isipan. Yung ginagawa niya yung isang nunal na isang bundok. Kasi laki lang na nunal pero ginagawa natin gabundok na. Ine-exaggerates niya at palaki ng palaki sa isipan natin. Worry is useless. Kagaya ng regret, useless din yung worry. Hindi kayang baguhin ng nakaraan at lalong hindi niya kayang baguhin yung future. At ito po ang lunas ni Apostol Pablo. Philippians 4 verse 6. Alam natin itong talata na ito. Let's read this sabay-sabay. Okay? Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Ito po ang alternative. You can either worry or you can pray. Magwo-worry ka ba or mananalangin? Kung ikaw ay nagwo-worry, ibig sabihin, hindi ka nagpe-pray. And if you are praying, you don't have to worry. Ganun lamang po kasimple. So, Paul, ang sabi niya po dito, kung gusto mong mapuno ng kagalakan, okay, kailangan kalimutan mo na yung nakaraan mo and don't worry and don't regret because God has a plan for your life. By the way, ang Old English word po ng worry, ibig sabihin po nito, just sa screen natin, to choke or to struggle. Parang sinasakal ka. Yun ang worry. Parang sakal-sakal ka. At sabi ni Paul, omit all worries about your future. Instead, you pray. Okay? Letter Y. Yield myself to God's purpose. Yield myself to God's purpose. Ito po yung pangatlong killjoy sa buhay natin. Ano yon? Yung having no real purpose at all. Yung po yung killjoy, pangatlong killjoy eh. Yung bang nabubuhay ka na walang layunin ang buhay mo. Ano ibig sabihin nito? Ikaw ay nagpapaanod na lamang sa buhay. Kung hindi mo alam kung saan ka patungo, hindi mo alam saan ka nanggaling, hindi mo alam kung bakit ka nandito sa mundong ito, hindi ka nag-i-enjoy sa buhay. Wala kang joy sa buhay mo. Ikaw ay paanod-anod na lamang. Parang yung mga nagbibisikleta sa atin. Nauubos yung mga bisikleta ngayon eh. Pag ikaw ay nagbibisikleta at pababa yung daan, no, anong ginagawa mo? Hindi ka na pumapadyak. Anong ginagawa mo? Nagkukross ka na lamang. Nahayaan mo na lang. Tama po ba? So, ganun din po sa buhay natin. If you don't have purpose in your life, hindi mo alam ang direksyon ng buhay mo, ikaw ay patungo doon, pababa ka na lamang, downhill ang papunta ka. Why? Because you have no purpose. You don't have joy in your life. We all need na isang dahilan o purpose na mas malaki kaysa sa sarili natin. Meron tayong reason bakit tayo nabubuhay na higit na malaki kaysa sa gusto lang natin. Ito po yung nagdadala ng kagalakan sa buhay. Living for yourself, hindi po yan nakakadala ng kagalakan kung sa sarili mo na lang ikaw ay nabubuhay. Ang sinasabi po ni Pablo dito sa kanyang sulat na ito, nung sinulat niya ito, literally nawala na ang lahat sa kanya. Matanda na siya, bilanggo pa siya,
medyo mahina na yung kanyang kalusugan, malungkot na siya, nandun siya sa dungeon dun sa Roma, nakakadena sa Roman Praetorian Guard 24 hours a day, nakakadena siya magkabila, bantay sarado siya. Kinuha na lahat ng lahat-lahat sa kanya. Isang bagay lang ang hindi nakuha sa kanya. Ano yon? Yung purpose niya sa buhay. Kinuha na yung kanyang kaibigan, nawala na yung kaibigan niya, nawala na yung ministry niya, nawala na yung kalayaan niya. One thing na hindi nawala sa kanya, yung purpose niya sa buhay. Sabi niya sa Philippians 1:21, "For me to live is Christ." Sabi niya, "I live for Christ." And then sa 2 Timothy 1:3, another book na sinulat po ni Apostle Pablo, at the same time, okay? Same time, panahon to eh. Ang sabi niya, 2 Timothy 1:3, "My only purpose in life is to please Him." My only purpose in life is to please Him. Kung gusto po ninyo ng punong-puno ng kagalakan na buhay, kinakailangan nando ka sa linya ng kalooban ng Diyos sa inyong buhay. And you need to make yung statement na yun, nakagaya ng sinabi niya. Sabi mo, "God, binibigay ko ang sarili ko sa iyo. I want you in my life. I want your purpose in my life." Kapag ka pinamuhay po natin yung kalooban ng Panginoon, yung mga layunin ng Panginoon, dahil ito rin ang dahilan bakit ka nabubuhay. Para tuparin ng kanyang mga kalooban. Ang buhay mo ay mapupuno ng kagalakan. Romans 6:13. Sabi ganun, "Give yourselves completely to God. Every part of you to be tools in the hand of God to be used for His good purpose." I dare you. Ang inahamon ko po kayo to pray yung dangerous prayer. Ano yung dangerous prayer? Use me. Use me. The most dangerous prayer that you can ever pray is sabihin mo kay God, "Use me." Pinag-pray ko po yan nung ako po ay 20 years old. At hindi ko po, wala akong ka-idea kung anong adventure ang gagawin ng Diyos sa buhay ko. Ang pinagsisisihan ko lamang po, alam niyo kung ano, hindi ko siya pinag-pray earlier in my life. Sana mas maaga ko pang pinag-pray yun. Sana hindi nasayang ang buhay ko. If you want to experience the joy na hindi kayang ipaliwanag, pray the prayer, "Use me, O Lord." Dahil wala na pong iba pang pinaka greater thrill or greater joy yung pakiramdam na malaman mo na ikaw ay ginagamit ng Diyos sa buhay ng ibang tao. What a joy. What a joy. And I want to tell you from my experience, okay? Kung ikaw ay magpapagamit sa Diyos, based on my experience, kung ikaw ay papagamit sa Kanya, papaguring Kanya. Hindi ko po kayo tinatakot. Why? God is looking for people na talagang sinusuko nila ang buhay nila para sa layunin at gawain ng Panginoon. Okay po ba yan? Letter F. Focused on what is good. Focus on what is good. Once na nagpasakop na ako, sumang-ayon na ako sa kalooban ng Diyos, sa purpose ng God sa buhay ko, kinakailangan tignan ko na yung paligid ko at kung anong ginagawa ng Diyos sa paligid ko. As you know, ang buhay ay punong-puno ng ups and downs. Okay? Punong-puno ng
panalo at pagkatalo, punong-puno ng good times and bad times, at meron tayong mga kritiko at meron din naman mga nagko-compliments, nagpupuri. Of course. Okay? Nandiyan po talaga yan. Nandiyan yung mga critics mo. Nandiyan yung mga nagko-compliments naman sa'yo. Lahat na ito nangyayari, but you have a choice. You have a choice. Saan ka magpo-focus? Pwede kang mag-focus doon na lamang sa mga masasamang bagay na nangyayari sa buhay mo. Okay? You can go around looking na inahanap mo yung mga good things in your life. It's your choice. It's your choice. Kumbaga, ikaw ba yung tipo ng tao na tinitignan mo yung pichel na sinasabi mo, is it half full or is it half empty? Depende yan sa focus mo eh. Nakapokus ka ba sa negative o nakapokus ka doon sa positive? It is your choice. And every day we are making that choice. Ano po yung pinipili natin? Kung ano yung pinipili natin, doon tayo nakapokus. Alam nyo, even sa pinakamalalang buhay po natin, life is good pa din. Even sa mga worst day, nandun pa rin po yung kabutihan. Alam nyo, even sa malalang kalagayan po natin, palagay ko mas, hindi lang palagay ko, talagang totoo, kumpara sa ibang tao, sa ibang mundo, sa ibang lugar, palagay ko mas better pa rin yung buhay natin eh. Di po ba? So you can choose to focus on what is good. At sa Philippians 4:8, binigay po ni Apostle Pablo yung pang-apat na joy builder. Philippians 4:8. Fix your thoughts. Focus, sabi nga nun. Fix your thoughts on what is true and honorable and right. Think about things that are pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. Saan po kayo makakita ng ganun listahan? Sa social media? Malabo, di po ba? Sa television? Meron ba worthy of praise sa television? Malabo. But there is one place na maari natin makita yung mga listahan na yun. God's Word. Habang pinupuno po natin ang kaisipan po natin ng aklat na ito, the more magiging positive po, the more magiging joyful yung buhay po natin. True, nandito yung katotohanan. This is true, this is right, this is admirable, this is worthy of value. Di ba? So, spend more time reading yung salita ng Diyos. Kung ang kaisipan po natin ay sa isipan po natin ay parang meron timbangan, yung timbangan na parang balance na gano'n. Alam nyo ba yan? No? Na nandun yung scale ng negative thoughts na ginagawa na iisip natin every day, yung negative input natin, at nandun din yung positive input na ginagawa natin o nilalagay natin. Okay? You don't have to look around or you don't have to look somewhere else para sa mga negative thoughts. Di po ba? Nandyan po sa paligid. Sa social media, nandyan. At yung mga tao, ay talagang gustong-gusto po nila na maglagay po ng mga negative thoughts sa kaisipan po natin. So, as you go through life, nandun po yung balance na yun, puro mga negative thoughts ang napupulot ng utak po natin, at kinakailangan mabalansi po natin ng positive thoughts sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Dahil nandiyan na sa paligid po natin yung mga negative thoughts eh. So, punong-puno na yung utak natin. So, to counterbalance that, you need to intentionally allow your mind
to feel yung ng salita ng Diyos. Para yung negative thoughts ay mas matabunan at mas matakpan nitong salita ng Diyos. It's no wonder na tayo ay discouraged. Tayo ay na-depress, nalulungkot. Why? It's because hindi mo pinakain yung kaluluwa mo. Para ma-counterbalance yung negative thoughts. And sabi ni Pablo, if you want to have joy, ang pang-apat na joy builder is to build or focus on what is good. Focus on what is good. And Paul practiced itong bagay na ito. Siya mismo, pinractice niya ito. Kahit na nandun siya sa kulungan, lahat ng dahilan na pwede siyang mainis o maging bitter sa buhay, every reason na magreklamo siya, every reason para magkaroon siya ng self-pity, no? Lahat ng kaibigan niya, iniwanan siya, nag-iisa siya, matanda na siya, nakabilanggo pa siya, unjustly kinulong siya, at naghihintay na lamang ng kanyang pagbitay sa kanya. At habang siya ay nandoon sa kulungan na yon, other Christians, they just turn against him and ina-attack pa siya, non-stop ang attack sa kanya. He was criticized unjustly. Kung merong mga pong bagay na talagang makakaagaw ng kagalakan natin ay yung criticism. Di po ba? Mabilis na makaagaw ng kagalakan nun. Yung bang okay na okay ka, you are joyful, yung makarunig ka lang ng konting critic sa'yo. Wala na, nawala na lahat ang kagalakan mo. Di po ba? So, sabi ni Pablo, I don't have time para sa mga critics na ito. Ako ay nagpasakop na sa kalooban ng Panginoon, sa mga purposes ni God, at nakapokus ako doon sa mga mabubuti sa buhay ko. And the last thing that I'm going to do is ignore itong mga criticism na ito. Hindi ko i-entertain yan sa isipan ko. Application. The reason bakit unhappy tayo madalas is because masyado kang concerned dun sa mga minor issue or trivial issue. The reason na nawawala yung kagalakan mo, mabilis na mawala yung kagalakan mo, is nakapokus ka doon sa hindi naman masyado importante. Okay? Ilang po sa mga arguments natin sa family ay masasabi natin na talagang major issues. Konti lang, di ba? Wala halos eh. Karamihan po ng mga arguments natin sa family or conflict natin sa family, yung mga minor issues. Okay? So, killjoy po yun eh. No, over minor things na talagang na hindi naman to importante, after 30 minutes, wala na yun eh. Much more pa, sa eternity, baliwala na yun eh. So every time you naiinis ka sa mga minor issue o hindi naman importante mga issue, hinahayaan mo na mawala yung iyong kagalakan, manakaw ang iyong kagalakan. Mali po yun. Ang sabi ni Pablo, focus on what is good. Choice po natin ulit yun. It's our choice. Every day, gumagawa po tayo ng choice. Ako ba ay magiging joyful or ma-stress ako? Last week po, alam po ng iba sa atin na ako po ay kinakailangan magpa-rehistro. Pero bago pa ako magpa-rehistro, kinakailangan magpa-smoke emission po ako. Alam naman yung smoke emission ngayon. Di ba ba? Talagang maduguan na talagang paghihintay. Okay? So, yung last week na yon talagang very hectic yung schedule ko. So, nung dumating ako doon, na-discover ko na pwede palang
palakad. Ang haba na ng pila. Okay, ang haba na ng pila doon sa nagpapa smoke testing doon sa lugar na 'yon. So, nagtanong ako, pwede raw magpalakad. Ibig sabihin kukuha lang ako ng schedule ng smoke emission, sila na ilalakad sa LTO, sila nang papaparehistro ng motor ko. O, di sige, sabi kong ganun. O, sige, sir, wait ka lang. Na-schedule na kita. So, akala ko ba naman, sandali lang na-schedule na kita dahil papalakad ko eh. No? So, natuklasan ko, nasa pailalim pala. Bandang alauna na. Nung ako ay nasalang, nandun ako ng 10 o'clock, alauna doon palang naisalang. Sabi ko sa sarili ko, Arnold, anong gusto mong gawin ngayon? Meron kang choice. May stress ka or pipiliin mo yung kagalakan. It's my choice na maging mag-rejoice or may stress na lang ako sa tagal, lahat ng usok na nalanghap ko na. Or am I going to choose joy? So, naghintay po ako doon. Pinapanood ko yung mga reaksyon ng mga naiinip na, mga naiinis na. Ba't ako pinili kong maging joyful? Ang buhay po natin ay mas magiging maayos kung hahayaan lang po natin o pipiliin lang natin na maging joyful. Huwag tayong papastress sa mga maliit na bagay. Piliin po natin yung kagalakan. Okay? Letter U. Use my life to help others. Use my life to help others. Si Pablo ay punong-puno ng kagalakan dahil siya ay hindi makasarili. Talagang ipinagkaloob niya ang kanyang buhay para sa buhay ng ibang tao. And if you want to have a continuous joy sa buhay po natin, ang sikreto, give your life away in helping others. Give your life away in helping others. Huwag kang mag-focus sa mga minor problems mo, yung mga katiting na sakit, and start focusing on helping others. Become other-centered. Huh? The more na binibigay natin ang buhay po natin, ang sabi ni Jesus, the more na masusumpungan mo. The more unselfish o hindi ka makasarili, the more you become joyful person. The more self-centered you are, ay mas magiging miserable ang buhay mo. Si Pablo nasa kulungan, and even do sa kulungan na yon, iniisip pa rin niya yung ibang tao. Philippians 4 verse 1. Sabi niya, "Dear brothers and sisters, I love you and I long to see you. For you are my joy and the reward for my work." Ang kagalakan po ni Pablo ay sa mga tao na kung saan doon niya ininvest yung kanyang buhay. Yung kagalakan niya din sa mga taong inaruga niya. Yung dinala niya sa Panginoon. Tinulungan niyang lumago. Ang sabi niya, "You are my joy." Sa Philippians chapter 3, sabi ni Pablo, "Hindi ko alam kung ano yung mas maganda, kung ako ay mapunta sa langit, mamatay, or manatili dito sa lupa at pinaglilingkuran ng mga tao. Alin ba yung mas maganda?" Guess what? Kung ano po yung punong-puno ng kagalakan. Siyempre, dahil ginagamit niya ang buhay niya sa paglilingkod sa ibang tao. Philippians chapter 3, verse 21 and 24. Sabi niya, "For me, living means opportunity for Christ. And dying, well, that's better yet.
But if living will give me more opportunities to win people to Christ, then I really don't know which is better, to live or to die. Sometimes I want to live, and the other times I don't, for I long to go and be with Christ. But the fact is, I can be of more help to you by staying. Wow. Sabi niya, kung ako ay mabuhay, well, pagkakataon to para paglingkuran ko kayo ng higit. Pag namatay naman, makakapiling ko na yung Panginoon. Okay din yun. Pero sabi niya, kahit saan, ang maganda, pwede pa akong maglingkod sa inyo. Yun po yung mindset ni Pablo, na mas okay yung kamatayan dahil makakapiling niya na ang Panginoon. Kung mabuhay man siya, makakapag-serve pa rin siya. Either way, panalo pa rin si Apostol Pablo kahit saan siya mapunta. He has a purpose for living and he has a purpose for dying. What about us? Ito po yung sikreto ni Apostol Pablo eh. Meron siyang purpose for living at meron siyang purpose for dying. What about us? Do you have a purpose for living? And do you have a purpose for dying? Kung wala po, no wonder na nauubos yung kagalakan natin. Hindi mo pa pinasakop ang buhay mo sa layunin ni Kristo. O marayang, hindi mo pa kilala ang anak ng Diyos. Hindi ka talaga nabubuhay. You're just existing. And you're not ready to die kasi hindi mo pa tinatanggap si Jesucristo. Sabi ni Pablo, kung gagamitin ko ang buhay ko para tulungan yung ibang tao, it brings me joy. Sabi niya, either way, panalo ako. Whether I live or whether I die. Finally, ito po yung last joy builder na sineshare ni Apostle Pablo. Letter L. Letter L, learn to be content. Learn to be content. Sa Philippians chapter 4, verse 11, sabi nga ron, I have learned to be content whatever the circumstances. I have learned, sabi niya ganun. Hindi po natural. Kinakailangan matutunan pa ni Apostol Pablo. It is easy na maging contento sa buhay kung ikaw ay nakatira sa barangay relax. No? Pero si Pablo, hindi siya nakatira sa barangay relax eh. Okay? Napakahirap ng kanyang buhay. Sa 2 Corinthians chapter 11, wala dyan sa inyong sermon notes o sa ating outline. No? Pero ito po, sinulat po ni Apostol Pablo sa chapter 11 ng 2 Corinthians, yung biography niya. Kung ano mga nangyari sa kanyang buhay. Sabi niya, higit yung paghihirap ko, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, madalas na nabibingit sa kamatayan, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit, no, sa mga Hudyo, 3 ulit akong nakaranas ng hagupitin ng mga Romano, no, minsan pinagbabato pa ako, 3 beses akong naranasan yung mawasak yung barko, na sinasakyan ko, lumubog yung barko, na sinasakyan nila, at malimit na sa kanyang paglalakbay, nalalagay daw siya doon sa danger, sa panganib. Nararanasan niya rin yung labis na hirap at pagod, yung malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uuhaw. Bukod sa lahat ng iyan, inaalala pa niya araw-araw ang iglesia, yung church. Kung may nanghihina ba, nakikiramay siya. At kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na nahihirapan siya. Nahihirapan yung kalooban niya. So in spite of all this, sabi niya, kahit na anong mangyari sa lahat ng sitwasyon, rejoice in the Lord.
always rejoice. Sabi niya, Philippians 4. Always be of joy, full of joy in the Lord. I say it again, rejoice. Always be full of joy. Bottom line, joy is a decision. Pinipili po yan. Madalas ko po sinasabi, you are as joyful as you choose to be. Kung ikaw ay nadi-discourage ngayong umaga na ito, ngayong araw na ito, ito ay sa dahil kadahilanan pinipili mong isipit yung mga discouraging thoughts. Pinipili mo ma-discourage. You can choose to be joyful. Why? Because napakadami mga bagay po that you can be joyful about. At sinasabi ng Diyos sa atin, kung matutunan mo na maging kontento, if you learn to be content and pinili mo na gawin itong tamang desisyon na ito, you can be joyful. Tayo po ay nahuhulog doon sa kaisipan na when and then. When this happen, then ito ay yung mangyayari. Then I will be happy. Kapag ka ako'y nakapag-asawa, ako ay magiging masaya. Kapag ka ako'y nakapagtrabaho, ako ay magiging masaya. Kapag ka ako'y nakagraduate, ako ay magiging masaya. Kapag ka meron akong pera sa bangko, marami akong pera sa bangko, then ako ay magiging masaya. Hindi po. You are happy as you choose to be. You are joyful as you choose to be. Because ang joy ay isang pagpipili. Joy is a choice. Some of us, humaharap po sa hindi masayang sitwasyon right now. Or maybe you. Marahil dumadaan ka sa isang matinding bagyo. And some of you, napipilitan tayong lumunok ng mapait na gamot financially or physically or relationally. At iniisip mo, walang bagay sa buhay ko na pwede kong piliin na joyful. Paano ako magiging joyful sa mga bagay na ito na nangyayari sa buhay ko? Two reasons. Why can I always be joyful? Two reasons. I can always be joyful no matter what happens. Because number one, God is in control. If you have downloaded that yung sermon notes, wala po sa sermon notes yan, isulat na lang ninyo. God is in control. You can always be joyful because God is in control. Sabi ni Pablo, I'm going to keep on being glad. Remember, nasa prison siya. For I know that as you pray for me, and as the Holy Spirit helps me, this is all going to turn out for my good. So sabi niya, I'm going to keep on being glad. Punong-puno siya ng kagalakan. Two reasons. Bakit siya meron siyang kagalakan, meron siyang encouragement? Sabi niya, una, you are praying for me. At pangalawa, the Holy Spirit is helping me. You know what? Yun din po yung encouragement sa akin personally. Because I know you are praying for me. And the Holy Spirit is the one helping me. But alam niyo, the real issue dito, nakikita ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang lahat and God cares about it all. God is in control.
gagamitin niya ito para sa ikabubuti po natin. God will give me the power that I need. So kapag ako'y nagwo-worry, I know God is in control. Sabi ni Pablo, I have trusted God's plan. Pinagtitiwalaan ko ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos. Therefore, ako ay punong-puno ng kagalakan. Why? Because I know He is in control. At meron siyang mas magandang plano kaysa sa akin. Okay? Remember ang context, nakakulong siya. Okay? Number two reason para bakit tayo kinakailangan magkaroon ng kagalakan, piliin natin kagalakan. Number two, God is going to write the final chapter. God is going to write the final chapter. Chapter 1, verse 6 ng Philippians. I am sure that God, who began the good work within you, will continue His work until His finally finish on that day when Jesus Christ comes back again. Napuprustrate tayo, nadi-discourage tayo dahil hindi natin alam kung anong gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kung anong mangyayari. But God knows. God knows. Ang kailangan lang natin gawin is pagtiwalaan natin siya. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, alam natin, they will going to turn out because ang pinasimulan ng Diyos, sabi sa talata natin, what God started, He will finish it. Tandaan po ninyo, God has your best interest. Ano man ang mangyari, you can be joyful because yung pinasimulan niya sa buhay ninyo, tatapusin niya yan. Si Pablo ay punong-puno ng kagalakan kahit ano nangyari sa kanya. Meron siyang purpose for living, meron siyang purpose for dying. And if I will ask you to summarize yung buhay ninyo, yung life purpose ninyo, in one sentence, anong sasabihin ninyo? Okay? Sa screen natin, for me, to live is blank. Sige nga, fill in the blanks tayo. Ano ang ilalagay niyo dyan sa blanko na yan? Sabi ni Pablo, for me to live is Christ. Tayo, anong sabihin natin? Some of you might say, for me to live is money. Magpapadami ako ng pera, yung kaya kong paramihin. At uubusin ko lahat yan, gagastasin ko lahat yan. Or yung iba siguro sabihin, for me to live is ari-arian. Yung nasaing ko na talagang paramihin pa yung mga kagamitan ko. Napakarami po mga tao na namuhay dun sa possession, but they're not still happy. Wala silang kagalakan. Or some of you might say, for me to live is pleasure. Dahil ang goal ng buhay ko, magre-retire ako, magpapakasaya ako sa buhay ko. Hindi po sapat na goal yon. Ang buhay po natin ay mas higit pa kesa sa pagkakaroon ng kasiyahan sa buhay. Hindi po yan ang purpose ng buhay natin. Masasayang lang po ang buhay po natin. Isang araw tayo po ay magsusulit sa harapan ng Diyos. Hindi natin pwede sabihin, Lord, namuhay ako para sa aking kasiyahan. When we live our lives, entire lives, para lang sa kasiyahan, para sa bakasyon lamang, para sa bisyo lamang,
Hindi po maganda yun. Deep inside, iniisip po natin, siguro meron pang mas higit na importante. Tama po kayo. Nalilikha po kayo para kilalanin ang Diyos, para makilala ang Diyos. Kayo po ay nilikha para magkaroon ng relationship sa Kanya. Kayo po ay nilikha para sa isang layunin. Kayo ay nilikha para ibahagi ang pagmamahal ni Kristo sa ibang tao. Gawin niyo po yun at kayo ay magkakaroon ng kagalakan. Yun po ang sikreto. Tayo po ay manalangin. Ama, napakadaming tao po na nanonood ngayon na marahil nawala ang kanilang kagalakan. Marahil nawala dahil sa regrets, panghihinayang. Yung iba nawala dahil sa resentment, sa pagkainis. O yung iba naman nawala ang kagalakan dahil sa napakalaking pag-worry. And I believe, Lord, some people who are watching this video, nawala ang kanilang kagalakan dahil wala silang purpose sa buhay. Panginoon, dalangin ko ngayong araw na ito, na itong araw na ito ay maging wake-up call para po sa kanila. Na magpapasakop sila sa iyong layunin. Papasakop nila ang buhay nila sa iyo. At magsisimula silang mamuhay na kilalanin ka at tuparin ang mga layunin ninyo. Then I ask you to pray the most dangerous prayer habang tayo nakapikit. Ayoko. Would you pray? Sabihin mo, God, use me. Panginoon, gamitin mo ako. Panginoon, gusto ko na the rest of my life will be the best of my life. At ako'y mamumuhay para sa iyo. For me to live is Christ. For me to live is Christ. At kung hindi po niya inaanyayahan si Jesucristo sa buhay ninyo, sabihin mo lang, Panginoon Jesus, tinatanggap kita. Pumasok ka sa puso ko. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Mamuhay ka sa aking buhay. Father God, salamat po sa pagkakataon na ito. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Welcome back po sa ating pong online communion. Bago po natin simulan, and I hope you have prepared yung mga elements ninyo by this time. So, let me share to you tatlong dahilan bakit ino-observe natin itong communion. And then ngayon, during pandemic, online communion. Ang sabi ng Panginoon, do this in remembrance of me. Ilang beses po namin binabanggit yan, nung nasa church pa tayo, even ngayon online, lagi kong sinasabi, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Okay? Dahil doon po talaga nakasalalay itong gawain na ito. Let me explain, no? So 1 Corinthians chapter 11,
makita po natin, ito talaga yung binabasa ko palagi kapag nagkakaroon tayo ng communion. No? So, ito yung madalas na ginagamit dun sa communion. At dito sa talata na ito, nagbibigay si Apostol Pablo ng mga practical instructions sa Corinthian Church, no, about communion. Na kung paano na misuse itong communion na ito. At Paul referring doon sa Luke chapter 22 sa Gospel. Okay? Na kung saan dito ay talagang inihayag yung gawain na ito na tinuro ng ating Panginoon Hesukristo. So why are we celebrating this? Three reasons. Number one is we need to remember Christ's sacrifice. Kailangan lalalahanin natin yung sakripisyo ni Hesukristo. Ang the entire story and history, kung matatandaan po natin, ang mga anak ng Diyos ay madaling makalimot. Madaling makalimot sa biyaya at kabutihan ng Diyos. Kung babasahin ninyo yung Old Testament, even yung New Testament, madalas nakakalimutan nila yung biyaya at kabutihan ng Diyos. When was the last time na huminto ka at talaga naman inisip mo kung sino ka talaga sa harapan ng Diyos? Who are you in Christ? Ano yung identity mo? Saan mo masusumpungan yung identity mo? Yung identity po natin ay nandoon po sa pagkatao ni Hesukristo. Yung ganyang ginawa sa Kalbaryo. Yung pong claim na yon na nagbibigay ng biyaya sa atin. So nauunawaan po ng Panginoon yung tendency natin na makalimot. Kaya nga sabi niya, do this in remembrance of me. So we will not forget kung sino talaga tayo. So during communion, ang ginagawa po natin is we want to recall yung goodness ng Panginoon. We want to recall yung love ng Panginoon sa atin. So we remember yung kanyang death, we remember yung kanyang resurrection. Okay? So habang ginagawa natin ito, you just remember si God. The goodness of God, the love of God, the grace of God. Number two, we need to reside in His presence. Why do we do this? Because gusto nating manahan sa Kanyang presensya. Hindi lang po tayo makakalimutin, but kadalasan masyado na tayo nagiging busy na nakakaligtaan po natin, nakakalimutan, na-realize natin that yung desire ng Panginoon na makasama natin siya, yung presensya niya, yung nasain natin. Ang sanlibutan natin ngayon ay talagang punong-puno po ng mga bagay na nakakaagaw ng ating attention. When was the last time you've stopped and enjoyed yung presence ni God? Yung wala kang ginagawa, just thinking, just experiencing yung presence ni God sa communion, napoprovide po yung bagay na yun. Yung opportunity na yun to stop and reside doon sa presence ni God. And then number three, we need to realign our hope. Realign our hope. Ito po yung pangatlo kung bakit tinuro niya itong communion. Isang pagkakataon na ma-ilinya natin yung pag-asa natin doon sa future na si Kristo ay babalik na muli. Kailangan natin ng hope sa panahon natin na ito. Ang pag-asa, ang gasolina para makalakad tayo dito sa mundo na ito. So as we observe itong communion, ito po isang magandang pagkakataon na talagang magpasakop tayo kay Kristo. Na sinabi niya, hindi ko na iinumin to until I return. Sabi niya ganun. I will not do this anymore hanggat hindi ako nakakabalik muli. So we are waiting for that promise na yung last
communion na gagawin natin is with the Lord Jesus Christ na makakasama natin siya. So habang hindi pa nangyayari yun, habang ginagawa natin ito, we are looking forward, yung hope natin ay nandoon sa pagbabalik muli ng ating Panginoon. May that reminder be, ma-inspire tayo to really gawin natin ito kahit na nasa kanya-kanya tayo mga tahanan. And I would like to encourage you, if you could, if the whole family can join you right now dito sa communion na ito, so we can all experience yung presence ng ating Panginoon. Kunin niyo na po ang inyong mga tinapay. Nung gabing yon, nagpasalamat ang Panginoon. Kumuha ng tinapay at pinagpasalamat. Sabi niya, ito ang aking katawan na napahirapan para sa inyo. Sabi niya, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Manalangin po tayo. Panginoon, as we remember you right now, nagpapasalamat kami na tiniis mo ang lahat ng pasakit. Tinanggap ng katawan mo ang lahat ng paghihirap para kami naman ay magkaroon ng kagalingan in all our sickness, physical and even spiritual. Salamat po, Panginoon, sa mga latay mo, kami po ay nagkaroon ng kagalingan. Father God, I ask that each and everyone na kasama ko ngayon would experience yung inyong blessing, would experience yung inyong presence. Panginoon, pagpalain mo po itong tinapay na ito at pagpalain mo rin po yung bawat isa sa amin. Sabay-sabay po tayo. Ganun din naman, tapos maghapunan, kumuha siya ng sarong. Sabi niya, ang sarong ito ay aking bagong tipan. Ito nagre-represents ng aking dugo na maghuhugas ng inyong mga kasalanan. Tungiin namin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. So as we drink this juice or cup, let us remember yung ating position sa harapan ng Panginoon. Tayo ay pinatawad na, tayo ay nilinis na. Manalangin tayo. Ama, salamat po sa saro na ito na nagpapaalala ng inyong dugo na naglinis sa bawat isa sa amin. Kami makasalanan, Panginoon, ngunit sa pamagitan ng inyong banal na dugo, kami po ay nilinis mo na. Nung tinanggap ka namin bilang tagapagligtas ng buhay namin, tinanggap namin ang kapatawaran, tinanggap namin ang paglilinis sa aming mga kasalanan. Kaya po salamat, Ama, sa pag-alala namin ito. May you remind us also that we are pure and blameless in your sight because of Jesus Christ. Panginoon, pagpalain mo ito, pagpalain mo itong saro na ito, at pagpalain mo rin po yung bawat isa sa amin. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na to na muli kami pinagsama-sama mo. Salamat po sa technology na kahit na kami po ay hiwa-hiwalay, we are united in spirit, in love, because of you. Father God, sa pagtatapos po nitong gawain namin na ito, minsan pa hinihiling ko na ibuhos mo ang iyong pagpapala sa lahat po ng naaabot nitong broadcast na ito. Naway sa inyong lahat ang pagpapala ng Panginoon Jesucristo. Kristo.
ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo mula ngayon, magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. And children and the children, may His presence go before you and behind you and beside you, all around.